Ako po si Edward Pascual Arevalo from San Fernando Malabar, Batangas. Subalit ako po ay miyembro sa Luta Seventh-day Adventist Church kung saan po ako nabinyagan noong 2014. Ang oras ng pag-aaral ay napakalaki ang naidulot sa akin pong gabi-gabing pagre-repaso ng leksyon. Sa akin pong pagre-review sa gabi-gabi ay binabasa ko po ito ng tuloy-tuloy at pagdating po ng Webes at Biyernes ay pinapanood ko po ang oras na pag-aaral. Ganun din po ang ibang mga palabas sa 3ABN. Subalit ang pinakamadaling intindihin o nawain ay ang programa sa pangungan ni Pastor Sabbath at ni Pastor Relioma. Kaya ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa inyo pong programa na ito ay lalo pang pagpalain ng Panginoon at marami pa pong mga tao ang makatanggap ng pabalita sa pamamagitan ng media gaya po ng kanilang programa oras na pag-aaral. Kaya po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong mga sineshare sa lesson sapagkat hindi kaya namin ito intindihin ng amin lamang. At sa tulong po ng programang ito, kami po ay lumalago at nakakapagbigay kami ng mga insight points sa mga iglesia pag kami po ay nakakapagsalita sa Sabbath School Hour. Salamat po at God bless po sa inyong programa. More power to come and God bless po. Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabbath Jr. ang inyong makakasama para sa ilang minutong talakayan at kasama rin po natin walang iba kundi ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Relioma. Tayo po ngayon ay nasa isa na namang panibagong pag-aaral para sa susunod na tatlong buwan. At ang atin pong pag-aaral ay may pinamagatang pagpapakahulugan sa mga kasulatan. So ito ngayon ang siyang ating bibigyang pansin, Pastor. At marahil meron kang mga balita mula sa mga nagdaang naging pag-aaral natin bago tayo dumako sa ating bagong-bagong lesson. Ay, Pastor, sa aking paglilibot, kagaya mo, ay nakita ko sa mga kapatid na nagkaroon sila ng mas marubdob na pagnanasang pag-aralan. Katatapos lang natin ng book study ng aklat ng Daniel. At naliwanagan sila at nagkaroon sila ng mas malalim na interest na makilahok, magturo at talakayin ang mga leksyon sapagkat nakikita nila na natutulungan sila ng ating programa. Ayan. Talaga namang sa pag-aaral mo ng mga propesiya, hindi lamang ito, kahit na nung mga nagdaan nating pag-aaral, ay tila umaakay ito na dapat natin talagang tunghayan ang mga salita ng Diyos mula rito sa banal na kasulatan. Tama yun, Pastor. Kaya nga kami po ay nagpapasalamat ni Pastor Relioma sa inyong pananalangin at pagsuporta sa nagdaan nating naging talakayan dito po sa oras ng pag-aaral. At tayo po ngayon ay muli mag-uusap para naman sa isang panibagong leksyon doon sa mga wala pa pong Bible study guide o itong ating lesson quarterly ay mangyaring kayo ay tumungo doon sa tanggapan ng ABC at ganun din sa mga mission at conference na doon ay maaring meron silang kopya nito na siyang ating mapagbabatayan sa ating tuwi-tuwi na na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Napakalaki ang tulong nito na magiging gabay natin sa atin hong pag-aaral. Tulad po ng aking sinabi, ang bagong tatalakayin natin ay tungkol sa pagpapakahulugan sa mga kasulatan. So maganda itong usaping ito dahil noong pinag-aralan natin ng aklat ng Daniel, hindi natin lubos na may papahayag kung ano ang kahulugan ng propesiya kung hindi natin alam kung ano ang kahulugan ng mga kasulatan. Kaya malaking tulong ito, mga ginigiliw, para ating sama-samang pag-aralan paano natin bibigyang kahulugan ang salita ng ating mahal na Diyos. Ito pong ating pag-aaralan ay sinulat ni Frank Hazel at ni Michael Hazel. Si Frank Hazel ay isang Associate Director ng Biblical Research Institute of the General Conference of the Seventh-day Adventists. At si Mike Hazel naman ay Professor ng Religion sa Southern Adventist University at Director ng Institute of Archaeology.
Bilang Seventh-day Adventist Church member, naniniwala po tayo sa Biblia lamang o tinatawag na Sola Scriptura. Ito ang tangi lamang pundasyon ng ating pananampalataya at mga doktrina. Sabi nga po ng ating propetisa ni si Ellen G. White na sa mga huling araw, magkakaroon ng isang bayan sa lupa na magpapanatili ng Biblia at ang Biblia lamang bilang pamantayan ng lahat ng mga doktrina at batayan ng lahat ng mga pagbabago. Kaya wala tayong pinagkaiba kung tutuusin sa pag-aangkin ng Protestante ng Biblia at Biblia lamang bilang pundasyon ng pananampalataya, bagamat may mga paniniwala sila na kaiba sa atin hong paniniwala, katulad ng pangingilin, ng araw ng Sabat, at sila naman ay araw ng Linggo, at ganun din sa iba't iba pang doktrina na tayo humihiwalay sa kanilang mga tinuturo. At marami rin sa sekta ng pananampalataya na ginagamit ang Biblia, subalit kakaiba rin ang kanilang paniniwala. Kaya nga, ang pag-aangkin ng paniniwala dito sa Biblia ay isang bagay na mahalaga. Subalit, habang ang paglaganap ng mga maling doktrina o ang lahat ng inakalang nagmula sa Biblia ay nagsasabing kailangan talaga nating malaman kung paano pinakakahulugan ng tama ang Biblia. So kaya mga ginigilo namin, ito po ang isa sa alang-alang natin sa loob ng susunod na 3 buwan na siyang tatalakay natin dito po sa oras ng pag-aaral. Kung paano ipaliliwanag ang banal na kasulatan bilang salita ng Diyos. Susuriin natin ang sarili nating mga palagay, pangangatwiran tungkol sa konteksto, wika, kultura at kasaysayan at kung paano ito nakakaapekto sa paraan ng pagbabasa at pag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya sa mga nagpapasimula pa lamang nag-aaral ng Biblia at sa mga sinserong nagsasaliksik nito, pagsamasamahan po nating talakayin at siyasatin ang tamang pagpapakahulugan sa mga kasulatan. At ngayon nga po, bilang unang serye ng ating pag-aaral, atin hong pag-uusapan ang tungkol sa kaibahan ng Biblia. Yan yung title dito sa unang serye, ang kaibahan ng Biblia. Ang Biblia ay may 66 na mga aklat at isinulat sa loob ng 1,500 mga taon sa pamamagitan ng mahigit na 40 mga manunulat. At ito po'y tinatawag na salita ng Diyos na kakaiba ng higit sa lahat ng mga aklat. Natatangi ito dahil sa mga nilalaman nito ay tungkol sa Diyos, sa kanyang mga gawain at kasaysayan ng kanyang bayan. Katulad na lamang ng propesiya para sa mga huling araw na wala sa mga ibang mga aklat. Laman din ito ang panukala sa hinaharap at pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Subalit ang tanong, anong mayroon sa Biblia? Bakit ang mga taong sinserong nagbabasa nito ay nababago ang kanilang buhay? Ano ang papel ng banal na Espiritu at paano ginawa ng Diyos ang kanyang bayan para sa mga katotohanan na dapat nilang malaman? Ito ang mga katanungang bibigyan natin ng pansin sa atin pong unang serye ng talakayan. Subalit bago tayo po dumako doon, tayo humiling ng karunungan mula sa langit sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito aming hinihiling na may kababaang loob ang patnubay at gabay ng inyong banal na Espiritu. Pasisimula namin ang isang mahalagang pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan at paano ito bibigyan ng pakahulugan at paano ito ipapaliwanag upang lalong maging mabisang instrumento ng pagbabago at magdadala ng kaligtasan sa karamihan. Magpalain kami ni Pastor Sabbath sa pagtalakay ng leksyong ito na nais naming ibahagi sa aming mga taga-subaybay. Pahintulutan po ninyo na ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng karunungan at kaalaman sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating puntunghayan ang ating gagamiting susing talata para po sa talakayang ito na masusumpungan sa mga awit kapitulo 119 verse 105.
Ang sabi po dito ay, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan, Pastor. Napakaganda ng talatang ito. Ito ay ikinakabesa, imine-memorize ng karamihan. Ito ay mula kay Salmista David na pinakamahabang kapitulo ang pinanggalingan ng iyong binasang talata, Pastor. 119 ay merong 150 talata. Papansinin natin na ang talatang iyong binasa, Pastor, ay susi ng pagkaalam kung ano ang role ng banal na kasulatan. At dito, mapapansin ninyo, Pastor, at ito'y sa mga susunod nating pag-aaral, ang 119 ng Aklat ng Mga Awit ay isinulat sa 22 alpabeto ng Hebreyo na ginamit sa pagkasulat ng Lumang Tipan. Maganda ito na bahagi dahil magkakaroon tayo ng pagpapahayag kung ano ang mga salitang ginamit dito at paano ito ginamit upang magdala ng pabalita na galing sa Diyos. So, maganda ang patotoo nitong si Salmista David tungkol sa banal na kasulatan na kung saan ito ang gabay natin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Katulad na lamang din nung title ng ating pag-aaral na nagsasabing ang kaibahan ng Biblia. Ayan. Talagang meron siyang kaibahan mula doon sa ibang mga aklat. Ngayon ang tanong natin ay, paano nangingibabaw ang Biblia kung ihahambing natin sa iba pang mga libro? Ayan, Pastor, sa ating kapanahunan ngayon na digital na at kung ano-ano pa, ay mahalaga pa rin pansinin natin na ito'y aklat. At itong aklat na ito, ang banal na kasulatan, ay unang-una sa lahat, ito ang unang aklat na isinalin sa maraming mga lingwahe, Pastor. Mm-hmm. Translated into many languages. Ikalawa na ating mapapansin, ito rin ang kauna-unahang aklat mula nang magkaroon ng imbensyon ng pagpiprinta o yung pag-publish ng mga aklat. Ang Biblia ang unang-una na iprint sa printing press, Pastor. At ang panghuli na mapapansin natin, ang Biblia ang isa sa mga aklat o pinakamaraming aklat na iprininta na i-distribute ng pangbuong sanlibutan na mas marami itong lingwahe na nagamit sa iba't ibang mga wika. So, kung papansinin natin na marami din naman mga aklat na nai-imprinta, nai-translate, subalit talagang kakaiba ang banal na kasulatan. Tama yun, Pastor. Oho. Dahil meron siyang katangian na wala doon sa iba. At meron ding katibayan na ang mga teksto na nakasulat sa Biblia ay meron pong integridad. Tama yun, Pastor. Ngayon ang tanong natin ay, ano ba talaga ang natatanging nilalaman ng Biblia at mensahe ng Biblia? Ayan, Pastor, aking lilinawin dahil marami ang nagsasabi na ang banal na kasulatan daw ay isinulat lamang ng tao. Totoo yun, Pastor. Subalit, ang kaibahan nito ay ang banal na kasulatan ay isinulat ng mga tao upang saysayin ang mga gawa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Idudugtong ko yun. Ang kasaysayan ng Diyos sa pagtubos. Ano ang kanyang mga ginawa? So, ang tinatawag natin dito ay salvation history. Ang mula Genesis hanggang Apokalipsis, naglalaman ng mga gawa, aral at turo ng Diyos tungkol sa pagliligtas sa tao na nawaglit at naapektuhan ng kasalanan. So, yun ang isa sa nakikita nating katibayan kung bakit ang Biblia ay pinakamahalagang aklat. Tama yun, Pastor. Oho, na doon lamang natin masusumpungan ang kasaysayan ng ating Panginoong Diyos at kung papaano niya iniligtas ang kanyang bayan. Mm-hmm. Meron nga, Pastor, na kami na mga pag-uusap na lagi kong binabanggit, bakit ka ba mag-aaral ng Biblia? Diba? Ang unang dahilan kung bakit mo pag-aaralan ng Biblia at babasahin to, kasi gusto mong makilala ang Diyos. Tama yun, Pastor. Oho. Ang Biblia ay ang dalawa lang ang laman ng banal na kasulatan, kung ako ang tatanungin mo, Pastor, ipinapakilala niya kung sino siya at ano ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng kanyang mga aral na dapat sundin ng tao at isakabuhayan. So, dalawa lang. Sino siya at ano ang kanyang kagustuhan at mga aral na para sa ikabubuhay ng mga tao. Kaya nga, kung kilala mo yung gusto mong maging kaugnayan sa araw-araw,
ay mas lalo kang magkakaroon ng matibay na ugnayan sa kanya. Tama yun, Pastor. Ayun ang pinaka-advantage po. Ngayon, paano ba nilalarawan ni Moises ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan nito sa buhay ng isang taong Hebreo o mga taong Hebreo sa pagpasok sa lupang pangako? Ayan, maganda ito, Pastor. Ito ay tanong kung paano ito inilalarawan ni Moses ang salita ng Diyos. Dito sa Kapitulo 32, Pastor, ng Deuteronomio. Deuteronomio 32, ang talata ay 45 hanggang 47. Ang sabi po dito ay, at tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, at kanya sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatotohanan sa inyo sa araw na ito na inyong iutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. 47. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito'y inyong palalaunin ng inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. Ayan, Pastor, napakaganda ng salitang ginamit ni Moses dito, ang may akda ng limang aklat na nauna na isinulat sa banal na kasulatan. Ito ay iyong kabuhayan, ang sabi niya rito, na dapat ay isagawa ng lahat ng mga salita ng kautusan. Pastor, ilinawin natin, ang tawag ni Moses sa kanyang mga isinulat na aklat, na unang limang aklat sa banal na kasulatan, ang Genesis hanggang Apokalipsis ay mga kautusan. At ang sabi rito, dapat isagawa ang lahat ng ito. Sa English ay observe ang laman ng mga bagay. Isa kabuhayan para ano, Pastor? Makilala ng lubusan kung sino ang Diyos at ano ang kanyang nais na gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Patnubay at gabay natin ito sa ating Kristiyanong karanasan. So, ibig sabihin, ito pala yung itong tagubilin ni Moises sa mga Hebreo na lagi silang mag-focus sa Diyos. Tama yun, Pastor. Ano ho? At sa kanyang kalooban dahil sa kanyang mga salita naroon ang buhay. Okay. Kaya nga pala tinatawag natin, Pastor, ano, kung minsan ay ang buhay na salita buhay ng Diyos. Buhay na salita. Oo. Ngayon, ang tanong natin ay ano ba yung pangkalahatang prinsipyo na nilatag ni Moises dito sa huli niyang pagpapayo? Balikan natin yung talatang 46, Pastor, ng Deuteronomio 32. At idiin natin yung dalawang bagay na kanyang idiniin na dapat ay gampanan ng mga tao na naniniwala sa Diyos at sa kanyang salita. 46 ng 32. At kanya sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatotohanan sa inyo sa araw na ito na inyong iutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ayan, Pastor, ang sabi rito ay ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita. Ididiin ko, Pastor, lahat, hindi tayo mamimili kung ano ang gusto natin mula sa salita ng Diyos, kundi lahat ay ating susundin at isa sa kabuhayan. Observe, ang sabi doon, ating susundin at gagawin sa araw-araw. Hindi tayo mamimili ng porsyon na gusto natin, kundi lahat ng nilalaman ito na nakakabuti at binigay ng Diyos na para sa iglesia at para sa ating mga mananampalataya, dapat gampanan. Ayan. So maliwanag po mga ginigiliw na kung saan yung payo na ibinigay ni Moises sa mga Hebreo, hindi lamang para sa kanila yon, kundi yun, maging para sa atin ngayon na namumuhay, na kung saan ay tayo ay pinapayuhan ng ating mga puso ay ilagak natin sa Diyos. Mm-hmm. Na hindi lamang natin pipiliin kung ano ang gusto nating sundin. At dito ngayon ay mapapansin natin ano ba yung pangunahing tema at focus ng lahat ng mga banal na kasulatan. Ayan, napakaganda ng tanong. Ano ba talaga ang sentro ng banal na kasulatan? Dito sa Juan Kapitulo 1, Pastor, babasa tayo sa Bagong Tipan. Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1 hanggang 5 at 14. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. 14.
at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan, Pastor, ang tanong ay ano ba ang sentro ng banal na kasulatan at ang focus ng lahat ng mga isinulat mula sa unang aklat hanggang sa uling aklat ng Bagong Tipan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang berbo na nagkatawang tao. Siya ang sentro ng banal na kasulatan. Siya yung manlalalang na naroon sa Genesis Kapitulo 1. Siya yung pumatnubay at nagbigay ng utos kay Moses. Siya rin yung nagkatawang tao na daan ng ating kaligtasan. Yung, sabi sa talatang 14, nagkatawang tao ang berbo. Yung word ay nagkatawang tao. Sino ba yung word? Ito yung ating Panginoong Hesus na may lalang ng lahat ng bagay. Yung word yan, yung verbo ay title ng ating Panginoong Hesus nang siya ay hindi pa nagkakatawang tao. So ibig sabihin po, ang ating Panginoong Hesus ang siyang sentro ng banal na kasulatan. Ang mga kasulatang ito ay nakapokus sa kanya at ang napakagandang balita dito, kinumpirma ng mga kasulatang ito, hindi lamang yung meron tayong kasulatan, kundi yung dakilang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Kaya nga, siya yung manlalalang, siya rin yung buhay na walang hanggan na idiniin ng ating mga talatang binasa kanya. Kung wala siya, walang nilalang, wala ring magkakaroon ng tatamasahing mabuting buhay kung wala ang ating Panginoong Hesus. So ngayong nalaman natin kung bakit may kakaiba ang banal na kasulatan sa ibang mga aklat at naunawaan din natin na ang sentro walang iba kundi ang Panginoong Hesus at ganun din ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, ano ba yung dapat nating gawin na katulad ng sinasabi ng iba, kailangang manalig tayo sa mga salita. Subalit ang tanong, bakit ang pananalig sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita na katulad ng ating binabanggit nitong mga unang bahagi ng ating lesson ay hindi nagiging walang kabuluhan. Ayan, pansinin natin, Pastor. Maganda yung ididiin natin dito sapagkat ang sinabi mo ay yung ating pagtingin sa Diyos at yung ating pagtunod sa kanyang salita. 32, talatang 47, Pastor. So atin pong muling buksan ang Deuteronomio 32:47. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. Ayan, ang sabi rito, hindi ito hamak o ordinaryong bagay lamang, Pastor. Ito ay mahalagang bagay at ito ay kabuhayan o life. Buhay ito, Pastor. Kaya nga, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkakilala kung sino siya mula sa kanyang salita, ito ang magdadala ng buhay at buhay ito na walang hanggan. Ayan. So ngayong nalaman natin ang kahalagahan ng banal na kasulatan na dapat ilagay sa ating mga puso at sundin natin pa na siyang gagamitin natin sa ating mga lakad, itingnan po natin kung paano ba pinakikilala ng Biblia ang mga manunulat nito at kung sino ang nasa likod nito. Ayan, pansinin natin. Babasa tayo ng ilang talata, Pastor. Exodus 2, talatang 10. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon at siya ay kanyang inaring anak at kanyang pinanganlang Moises at sinabi sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Ayan, papansinin natin, ipinakilala ng banal na kasulatan ang mga sumulat nito at ang isa doon ay ang Moses na ang pangalan ay kinuha mula sa kanyang karanasan na siya ay kinuha mula sa tubig. Ayan. Tingnan natin, Pastor, ang isa pa na mga lalaki na ginamit ng Diyos dito. Amos 7:14. Nang magkagay sumagot si Amos at nagsabi kay Amasias, ako hindi propeta o anak man ng propeta, kundi ako'y pastor at manggagawa sa mga puno ng sikomoro. Ayan, Pastor, itong si Amos ay hindi propeta, subalit isa lamang siyang pastol at nangunguha ng mga bunga ng mga fig o higos ng mga panahong iyon. Pero tinawag siya ng Diyos bilang isang manunulat ng banal na kasulatan. Jeremias Kapitulo 1. Pansinin naman natin ang background ni Jeremias, kalatang 1 hanggang 6.
Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin, nananasalita ng Panginoon ng mga kaarawan ni Hosayas na anak ni Amon na hari sa Huda ng 13 taon ng kanyang paghahari. Dumating din ng kaarawan ni Joasim na anak ni Josias, hari sa Huda ng katapusan ng 11 taon ni Sidikayas na anak ni Josias, hari sa Huda hanggang sa pagkabiyag ng Jerusalem na 5 buwan. Ang salita nga ng Panginoon dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagay, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ayan, Pastor, narito, isang bata ang kinuhat at yun ay ang Jeremias. Pero ang sabi rito, tinawag na siya ng Panginoon bago pa siya ipanganak sapagkat siya ay gagamiting propeta ng Diyos at magdadala ng kanyang pabalita. So, dito sa mga talatang binabasa natin at sa ating mga taga-subaybay, ay nais kong idiin na ang Diyos kumuha ng mga lalaki, at hindi lang lalaki, may mga babae rin na sumulat ng banal na kasulatan, Pastor. Iba-iba ang kanilang background, kagaya ni Moses, nasa pagkaalipin sila. Si Amos naman ay nagpapastol. Itong si Jeremias naman ay member siya noong priesthood, mga anak at mga pamilya ng mga pare. Tingnan pa natin ang isa pa, si Daniel naman. Ano naman ang kanyang background? Daniel 6:1-6. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ay 120 satrapa na doroon sa buong kaharian. At sa kanila'y 3 pangulo na si Daniel ay isa upang ang mga satrapang ito ay magbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy ang Daniel na ito'y natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila nakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man. Palibhasa'y tapat siya, walang anumang kamalian ni kakulangang nasumpungan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito, liban sa tayo'y mga kasumpong laban sa kanya nang tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ayan, narito naman ang isa pang lalaki na pinili ng Diyos sa sumulat ng banal na kasulatan, Pastor, at ito ay si Daniel. Isa siyang alipin na napromote doon sa Babylonia hanggang sa panahon ng mga Medes at Persian, at siya'y inilagay na pinakamataas. So itong lalaking ito, Pastor, ay political at saka isang pangulo ng mga nasa... So ang background ni Daniel ay statesman o isang namumuno sa isang karan. Pero tinawag siya ng Diyos na magsulat at magdala ng kanyang pabalita. Sa bagong tipan, Pastor, tingnan natin ang karanasan ni Apostol Pablo. Ang background ni Pablo, Filipos 3:3-9. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman ay lalo na ako, na tinuli na ikaw 8 mula sa lahi ng Israel, mula sa angka ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay paresyo, tungkol sa pagsisikap ay mga guusig sa Iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ayan, narito, ibinigay dito ni Apostol Pablo ang kanyang background, Pastor. Siya'y tinuli ng 8 at siya isang Israel, isang puro siyang Hudyo. Ito naman ang background, at yung panghuli nating halimbawa ay yung sinulat sa Apokalipsis 1:9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian
at sa kaharian at sa pagtitiis na naka Jesus ay nasasapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ayan, dahil sa salita ng Diyos, naroon siya bilang isang exile o ipinatapon sa isla ng Patmos. So, iba-iba ang background at yun ang idinidiin natin, Pastor. Si Moses, isang alipin, anak ng alipin na inadapt ng kapatid ng paraon doon. Iba-iba ang kanilang mga background ng mga sumulat na lalaki, pero iisa, tinawag sila ng Diyos. Ayan. So maliwanag po na kung saan ay narinig natin at naunawaan natin na mismong ang Biblia, Pastor, ang nagpakilala na ang mga sumulat nito ay tinawag ng ating Panginoong Diyos na mula sa iba't ibang kultura o iba't ibang background. Mm-hmm. Ngayon, ano ang magkakapareho ng iba't ibang mga manunulat na may iba't ibang background? Paano sila nagiging magkakapareho? Ayan, Pastor, kagaya ng sinabi natin, Pastor, sila ay tinawag ng Diyos at sila ay kinasihan ng banal na Espiritu. Mm-hmm. Ayan, pag-aaralan pa natin ang mas malalim yan. So una, tinawag sila at ikalawa, kinasihan, pinatnubayan, ginabayan ng banal na Espiritu para kanilang isulat ang mga salita na narito sa banal na kasulatan. Oho. Ngayon, paano natin na ipapaliwanag kaya ang kaugnayan ng Biblia sa isang buhay na salita o tinatawag nating makasaysayang salita at makahulugang salita? Oh. Ayun, so tatlong bagay 'yon, Pastor, ha? Kagaya ng una mong sinabi kanina, ito ay buhay na salita. Bakit buhay, Pastor? Kasi ito yung kumakatawan doon sa nagkatawang tao sa Juan 1.14, Pastor. Ating pansinin. Yung living word, yung buhay na salita. Juan 1.14. At nagkatawang tao ang berbo, tumaan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan, nagkatawang tao ang salita. Mm-hmm. So siya yung tinatawag nating na living word na laman ng banal na kasulatan. Ikalawa, pansinin natin yung kasaysayan. Itong banal na kasulatan ay kasaysayan ng pagtubos ng Diyos dito sa tala ni Lucas kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Mapapansin natin, Pastor, na sa mga pangungusap na ito, mapapansin natin kung paano nabuo at nasulat ang aklat ng Lucas at ang aklat ng mga gawa. 1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos na isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna nabid, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. At minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa inyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teopila. Ayan, dito ay isiniayos ni Lucas, Pastor, ang mga nagkasunod-sunod na mga kasaysayan na ibinigay sa magitan ng salit-saling mga testimonyo ng mga unang mga mananampalataya. Kaya nagkaroon ng aklat. Ito yung historical na account na isinulat nila. Dito sa tinatawag nating Amos 3:7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ayan. So yung prophetic naman, Pastor, yung mga hula ay ibinigay sa mga propeta sa magitan ng pangitain at panaginip na isinulat nila na laman ng banal na kasulatan. Ayan. So napansin po natin na kung saan, kung bakit tinatawag itong buhay na salita. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at siya ang sentro nito. So maliwanag na dito sa Biblia, ang sentro ang Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong natin, paano tinitiyak ng hula yung pagkakatawang tao, yung kamatayan at muling pagkabuhay at ang katuparan nito? Ayan, Pastor, maganda ito. Tingnan natin dito sa tala ni Lucas kasi siya yung historical na nagsulat. Kapitulo 24, talatang 25 hanggang 27. At sinabi niya sa kanila, O mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta, hindi baga kinakailangan si Kristo'y maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalatian at magmula kay Moises at sa mga propeta
ay pinaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ayan, Pastor, sa lumang tipan, naroon ang mga hula at mga prediksyon ng darating na Mesiyas. Pansinin natin, ipapanganak, maglilingkod, magkakaroon ng ministeryo, mamamatay, ipapako sa krus, at malilibing, subalit muling mabubuhay. Ito'y nagkaroon ng katuparan dito sa pangungusap ni Lucas, Pastor. Historically, naganap ang lahat ng mga ito sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Yung kanyang kapanganakan o pagkakatawang tao, yung walang kasalanang pagmiministeryo niya, at yung kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ito ang sentro at laman ng lumang tipan na nagkaroon ng katuparan sa buhay ni Kristo na itinala naman ng mga manunulat sa bagong tipan. Kaya nga, meron tayong mapagmamalaking katibayan tungkol sa banal na kasulatan dahil sa katuparan ng mga propesiya na nakasulat dito. Tama yun, actually, mga ginigiliw, ang 30% ng propesiya ang sabing ganoon ang nilalaman ng banal na kasulatan. At ganoon din yung tinatawag na propetikong pagkakasulat. Mm-hmm. So, dito po ay talagang may pagkakaiba ang Biblia sa ibang mga aklat. Actually, kung titingnan mo, Pastor, mababasa mo rin naman ang tungkol sa kasaysayan ni Kristo, ng Panginoong Jesus, sa ibang mga aklat. Marami nga niya sa encyclopedia o sa mga sinulat ng ibang mga historian. Subalit, ang tanong doon, maaasahan ba natin yung mga aklat na yon? At dito, sa sinasabi ni Pastor Rilioma, sa mga patotoo ng mga manunulat na tinawag ng Diyos na siyang magpapahayag ng lihim ng Panginoon, pinapakita lamang tanging ang Biblia ang maaasahan natin. Tama yun, Pastor. Oo. Ngayon, ang tanong natin, para lubusan pa nating makita ang napakalaking pagkakaiba ng Biblia, ano ba yung tiyak na layunin ng paglago ng Biblia bilang tala sa kilos ng Diyos sa kasaysayan? Ayan. So, dito, Pastor, mula Genesis hanggang sa Apokalipsis, dalawa ang kanyang tinutukoy. Una, ang unang pagparito at pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas. Mula sa Kapitulo 3 ng Genesis, Pastor, ipinangako na ang darating na tagapagligtas nang ang tao'y magkasala. Hinihintay ang Mesiyas, ang kinasihan na ipapanganak na siyang katuparan ng mga hula na isinulat ng mga propeta. At ang ikalawa naman sa bagong tipan, hinihintay natin yung tema ng kanyang muling pagbabalik ng ikalawa. So, yung unang pagparito at ikalawang pagparito ni Kristo, ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan o goal ng banal na kasulatan, goal, layunin para magkaroon ng kahulugan ang lahat ng mga naririto sa banal na kasulatan. Hindi tayo lalayo doon. Lahat ng mga isinulat ng mga manunulat ay komentaryo sa unang pagparito ni Kristo ng Mesiyas, at yung ikalawa naman, mula sa kanyang pagkakatawang tao, kamatayan, ay hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus bilang pagbigay ng wakas sa kasaysayan ng ating sanlibutan. So, Pastor, maliwanag po na ang Biblia ay talaan ng mga kasaysayan na kinilos ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Jesus. Tama po yun. Na siyang sumusulong tungo sa isang tiyak na layunin. Kaya mapapansin po natin talagang kakaiba ang banal na kasulatan kaysa doon sa mga kaisipan ng mga pilosopong sumulat din ng mga aklat. Ngayon, ang tanong natin, paano ba binigyan ng kahulugan ni Pablo ang makasaysayang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Ayan, marami ngayon ang may mga ibang nagtuturo na hindi totoo yung resurrection o yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus na nakatala sa banal na kasulatan. Subalit, si Apostol Pablo, Pastor, ay nagbigay ng iba't ibang mga ebidensya upang bigyan ng kahulugan na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay historically na nangyari, at ito ay nakatala sa 1 Corinto 15, talatang 3 hanggang 5. Pansinin ninyo ang tala ni Apostol Pablo, 1 Corinto 15, 3 hanggang 5. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan,
at siya'y inilibing at siya'y muling binuway na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Ayan, Pastor, mapapansin niyo na yung sa dalawang talatang unang binasa mo, 3 at 4, sang-ayon sa mga kasulatan. So ito'y nakabase sa katuparan ng isinulat ng mga kasulatan na ano, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo'y nabuhay ng ikatlong araw sang-ayon sa katulatan. At kung babaybanin ninyo ang mga susunod pang talata, 5-7, Pastor, may mga ebidensya at yun ay mga first account na nakakita ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Talatang 51 hanggang 55, Pastor. Pansinin niyo ang sabi ni Apostol Pablo. Narito, sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Datapot pagka itong may kasiraan ay mabihis na walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihis na walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ayan, Pastor, dito mapapansin natin sa continuation ng 1 Korinto 15 kanina ay sang-ayon sa wikang nasusulat. Ayan. Mm-hmm. So, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, Pastor, ay bahagi ng pabalita ng mga propeta at ng bagong tipan na nagkatotoo at ito ay totoong nangyari sa kasaysayan ng ating sanlibutan. Ayan. So, napaka-tibay ng ating pinangahawakan na talagang natatangi ang banal na kasulatan dahil ito'y punong-puno ng mga patotoo na siyang inihayag nitong si Pablo. Ngayon, ang tanong natin ay, yamang nabasa natin at nabanggit natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagkabuhay na maguli, bakit ba ang pangako ng pagkabuhay na maguli ang siyang sentro ng ating pananampalataya? Ayan, bumalik tayo kay Pablo, Pastor, kasi si Pablo ang nagbigay ng kahulugan na ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay sentro ng ating pananampalataya. Dahil kung ang Kristo ay hindi nabuhay, ay wala tayong pag-asa. Talatang 14 hanggang 19 ng 1 Korinto 15. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami nasusumpong ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay, kundi tunay nga ang mga patay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga ito ang lalong kahabag-habag. Ayan, kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi nabuhay, ang sabi rito, tayo yung kahabag-habag. Pero hindi. Ang pabalita ng mga Kristiyano, Pastor, ay ang Kristo'y nabuhay. Ito ang kaibahan, Pastor, ng Kristiyanong relihiyon sa ibang mga relihiyon sa balat ng lupa. Ang founder ng ating pananampalataya ay wala sa libingan. Siya ay buhay at naroong umakyat sa langit. Ito ang pangunahing idinidiin. Oh. Ito ang sentro ng banal na kasulatan. Mm-hmm. Itong nagbigay ng kapangyarihan para ipangaral nila ang Biblia at magkaroon ng mabisang kapangyarihan na bumago ng mga buhay. Dahil yung namatay ay hindi nasa libingan, kundi buhay na bumabago at tumutulong sa atin na sumunod sa kanyang banal na kalooban. Napakagandang matutuhan natin yung punto na iyon, mm-hmm, sapagkat maaaring pinangangaral natin ng ating Panginoong Jesus. Maaaring alam natin na siya ay napako doon sa krus. Subalit, ang napakaganda ritong nauunawaan natin, walang kabuluhan kahit ang Biblia kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus. Tama yun, Pastor. Uh-huh. Dahil siya ang, kung ang ating Panginoong Jesus ay nasa libingan pa hanggang ngayon, ay ano ang ating ipangangaral, Pastor, pagka may namatay?
Mm-hmm. Anong pag-asang ibibigay natin sa mga tao na nagdadalamhati? Ito, every time na merong kumapanaw, nagkaroon ng kamatayan sa tahanan, pag tayo'y naglilingkod sa kanila bilang mga manggagawa at pastor, ay meron tayong katiyakan na yung salitang ating ipapangaral ay totoo dahil si Kristo ay nabuhay at ngayon naroon sa langit na naghahanda ng dako para sa ating kalalagyan. Karanasan nating lahat, ako'y naranasan ko din naman na kung saan ako'y magpasimula ng magbasa ng banal na kasulatan at aking nalaman ang tungkol sa naging gawain ng Panginoong Hesus sa aking buhay, ay parabang masasabi kong parabang misteryo kaya yun na kung saan ay nagkaroon ka ng pagbabago sa iyong pananaw sa buhay dahil doon sa salita ng Diyos. Kaya gusto nating talakayin din sa puntong ito kung ano ba talaga ang nagiging bunga ng pag-aaral o pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Ang tanong ay napakalinaw, Pastor. Ano ang magiging resulta kapag ka ating natunghaya, nadiskubre ang banal na kasulatan na naglalaman ng tungkol sa ating Diyos? Bigyan natin ng isang classic na example na nang kanilang makita, literal na nawala ang mga salita ng Diyos, ay nasumpungan ito sa templo. Dito sa 2 Corinth, mga hari, Kapitulo 22, ang talata ay 3 hanggang 20. May panahon pa tayo, payababaybayin natin ang mga talatang ito, 3 hanggang 20. At nangyari na ika-18 taon ng Haring Uzayas, na sinugo ng hari si Sapan na anak ni Azalia, na anak ni Misulam, nakalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, ahunin mo si Hilkias na dakilang saserdote upang kanyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon na tinipon sa bayan ng Tagatanod Pinto at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ang gawain sa bahay ng Panginoon at ibigay sa mga manggagawa na nanga sa bahay ng Panginoon upang husayin ang mga sira ng bahay sa mga anluwagi at sa mga manggagawa at sa mga kantero at sa pagbili ng kahoy at ng batong tabas upang husayin ang bahay. Gayun may walang pagtutuos na ginawa sila sa kanila sa lapi na nabigay sa kanilang kamay sapagkat kanilang ginawang may pagtatapat. At si Hilkias na dakilang saserdote nagsabi kay Sapan na kalihim, aking nasumpungan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon at ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan at kanyang binasa. At si Sapan na kalihim ay naparoon sa hari at nagbalik ng salita sa hari at nagsabi, inilabas ng inyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ang gawain sa bahay ng Panginoon. At sinaysay ni Sapan na kalihim na hari na sinasabi si Hilkias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat. At binasa ni Sapan sa harap ng hari at nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan na kanyang hinapak ang kanyang suot at ang hari ay nagutos kay Hilkias na saserdote at kay Ahikam na anak ni Sapan at kay Akbor na anak ni Milkaya at kay Sapan na kalihim at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, kayo magsiyaw ni sanggunin ninyo sa Panginoon ako at ang bayan at ang buong Huda tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nabugso sa atin sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Sa gayoy si Hilkias na saserdote at si Ahikam at si Akbor at si Sapan at si Asaya ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa na asawa ni Salom na anak ni Tikba na anak ni Araas na katiwala sa mga kasuotan. Siya ngay tumatahan sa Jerusalem at ikalawang bahagi at sila'y nakipagsanggunian sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito sa makatwidbagay lahat ng salita ng aklat na nabasa ng ari sa Huda. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangian sa ibang mga Diyos upang ipamungkahin nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay, kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel tungkol sa mga salita na inyong narinig. Sapagkat ang inyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpapakababa sa harap ng Panginoon ng inyong marinig ang aking sinalita,
laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa't hinapak mo ang inyong kasuotan at umiyak sa harap ko ay dinidinig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito ipipisan kita sa iyong mga magulang at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa at hindi makikita ng inyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito at sila'y nagbalik ng salita sa hari. Ayan, ang talang iyong binasa, Pastor, sa ikalawang kapitulo 22 ng mga hari ay tala na ang batang haring si Uzayas ay nagkaroon ng renovation sa at construction sa templo. At samantalang sila'y nag-aayos doon, nasumpungan ang mga aklat ni Moses, particularly ang aklat ng Deuteronomio. At dito mapapansin natin, Pastor, na nang mabasa ito ng sasardote, marinig ito ng hari, ay kanyang hinapak ang kanyang kasuotan. Anong ibig sabihin nun? Nagkaroon ng pagsisisi at pagbabago. Nakita ni Hosea na marami silang mga bagay na hindi sinunod mula sa salita ng Diyos. So, may tatlong bagay na nating ididiin sa ating katugunan doon sa iyong katanungan. Unang-una, nagkaroon ng personal na conviction. Ikalawa, ay nagsisi ang tao, ang hari mismo, at nagkaroon sila ng kapangyarihan na sumunod at magbago sa kanilang mga gawi upang ang galit ng Diyos ay hindi magpatuloy. Ito ang nais ng Diyos na ating maranasan pag tayo'y nag-aral ng kanyang salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng conviction sa mga katotohanan, magsisisi tayo sa ating mga maling gawi at bibigyan tayo ng kapangyarihang mabago ang ating mga likas. Bagamat tayo'y mga makasalanan, ang Diyos ay makapangyarihan para tayo baguhin. Amen. May mga iba't ibang palagay tungkol sa banal na kasulatan. Ang iba'y nagsasabi na wala na raw kaugnayan ang Biblia sa mabilis na takbo ng mundo ngayon. Ito raw ay irrelevant na at ito raw ay obsolete na. Mm-hmm. At ito ay ginamit para doon sa mga Hebreo, yeah, makalumang ninuno. Subalit, mga ginigiliw, kung atin lamang pakikinggan ang sinabi ng Salmo, ang sabing ganoon sa mga awit 46, talatang 10, kayo'y manatili at kilalanin ninyo na ako ay Diyos. Nangangahulugan, ito ay nagpapaalala sa atin na kilalanin natin na ang Diyos ay nananatiling dakilang kaloob para sa kanyang bayan upang na ang salitang ito upang kanyang ipahayag ang kanyang panukala ng kaligtasan. Mm-hmm. So, hindi natin masasabi na ito ay hindi na angkop sa panahong ito o di kay obsolete na. Dahil kung titingnan natin, marami tayong mapagbabatayan sa pagiging kakaiba ng Biblia sa ibang mga aklat. 30% nito naglalarawan ng propesiya at mga sulat tungkol sa hula. Ito'y nagsasabi tungkol sa Diyos na nagpapakilos ng kasaysayan. Ang mga kasaysayan sa Biblia ay masusumpungan sa tunay na lugar at hula sa Biblia na nagsasabing mayroong makapangyarihang na siyang nagbabago ng buhay natin at nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Bibliyang ito na tinatawag nating buhay na salita. Ito po ang kinasihan ng Diyos para sa lahat ng panahon. Wala itong limitasyon kahit sa kultura at panahon sa kung kailan ito na isulat. Basahin natin ito, dinggin natin ito at tuparin natin ang nasusulat. Dahil ang sabi ni Juan Revelador, sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Nawa po sana'y masumpungan natin ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng ating pagbubuklat ng mga kasulatang ito. At hindi lamang yon, kundi maranasan natin ang pagbabago sa ating sarili dahil sa taglay na kapangyarihan. Maraming po salamat sa inyong pakikisama at bago po tayo manalangin, pakinggan natin ang isang awitin. Shall we gather at the river where bright angels' feet have trod with its crystal tide forever flowing by the throne of God?
on the margin of the river, washing up its silver spray. We will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo na ipinagkaloob ninyo ang isang dakilang regalo, ang banal na kasulatan na siyang magiging gabay namin sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. Nawa sana, Panginoon, patuloy ninyong ipadama sa amin ang kahalagahan nito. Bigyan kami ng karunungan upang maunawaan ang inyong salita at ang kapangyarihan ng inyong mga salita ang bumago ng aming mga panukala, ng aming buhay, at ng aming mga iniisip sa mga susunod na mga panahon. Pagpalain niyo po ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana ay patuloy naming subaybayan ito ng mayroong pagnanais na makilala ang aming Diyos, ang aming Panginoong Hesus. Igawad ang basbas mula sa langit ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana sa susunod pong serye, magkasama-sama tayo. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama po natin si Pastor Nestor Rilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.